Hey guys, good morning. Today is June 11, 2022. And for today's videos po, ang pag-uusapan natin is about pakbit and chop soy mix. Ayan. Meron po ako ditong comments sa aking isang video guys. Galing kay... Ayan, galing po kay J-Mix Music. Ayan, yung po ang pangalan ng channel niya, J-Mix Music. Ang sabi niya po sa kanyang comment, ayan, super nanay, 2 weeks pa lang po kaming start ng gulayan business namin. Medyo hirap po kami kasi halos wala pa kami suki. Ayan, halos lahat ng ripak namin na pang pansit at pang pakbit. Paano po kaya mareremedyohan yon para umabot kinabukasan? Sana po mabigyan nyo ng pansin. Yun po ang comment sa akin at tanong ni J-Mix Music. Shout out po sa iyo, J-Mix Music. So ayan guys, ngayon ay umaga. So yun kasi yung una kong ginagawa. Kapag ka nakapag-display na po ako ng aking mga paninda sa labas, ng aking mga gulay guys, is nagre-repack na ako yan. Una kong nire-repack itong pakbet kasi mas importante talaga itong maubos agad guys. Kasi nga, alam nyo naman po, pag ganitong mga gulay is patakbuhin na talaga, kailangan maubos na guys. So, ang sabi ni J-Mix Music, ano daw ang gagawin niya kapag hindi naubos itong pakbit mix niya? Kailangan nga kasi guys, sa loob ng maghapon po, mapaubos mo ito. So, ang technique niyan, J-Mix Music, agahan mo po yung pagpakbit as in, talagang madaling araw pa lang, magpakbit ka na kung maaari ilaang, lalo kung nasa bahay mo rin lang naman yung tindahan mo. Para pagbukas mo po, may pakbit ka na kasi iyan po yung mabilis sa umaga. Ngayon, kung wala ka pang pakbit, is at mamaya ka pa magpapakbit alas 9, alas 10, alas 1, eh talaga pong hindi agad siya mabibili. So, ang technique dyan, J-Mix Music, ay agahan mo po ng gawa ng pakbit. Ano, para siya yung maisip agad ng mga tao pagbukas mo na iluto. Kasi sa umaga, diba, rush ang pagluluto ng tao. So, kailangan po talaga is magang-maga mo siyang magawa at ma-display kung maaari po ay pagbukas mo pa lang ng tindahan habang nagbubukas ka, meron ka na kaagad niyan para mabili agad. Huwag mo pong paabutin ng tanghali na magawa niyan para mabili agad diyan. And then, kapag hindi naman po naubos yan, so ayan guys, gaya nga ng sabi ko kanina, kailangan po maaga itong ginagawa at ma-display para maaga pong mabili. Yun po yung technique. Kapag pag naka-display ka na po ng gulay, agad-agad mag-repack ka na po. Top soy mix, pakbit mix. Kasi po, kapag pinatanghali mo ito, huli na rin lang siya mabibili. E paano kung nakabili na sa iba yung taong bibili sana nito? Kaya kailangan agad-agad may display ka na ganito. Ngayon, pag hindi po ito naubos, ito po, hindi naubos ngayon, mamayang gabi po, buksan mo siya at ilagay mo lang siya sa isang tray. Tapos sa umaga po, yung talong itatapon mo na yon. Ang po pwede na lang po dito is yung sitaw. Tapos yung kalabasa po, kung mapapansin mo, ikaw na nagtitinda ng pakbet. Pag hindi naubos, kinabukasan ito, diba, basa na po yan dyan. Basa-basa na po yan dyan. Babawasan mo lang po yan ng ganyan. Yan. Ganyan. Tapos pwede mo na po siyang gayat-gayatin ulit para ilawak ulit sa mix mo. Irarambol mo siya sa mga bagong mix guys. Kasi sayang naman po yun kung itapon. Or kung masiselan po talaga yung iyong mga suki, ang gawin mo guys, kapag ka hindi naubos si pakbit mix mo sa hapon, lutuin mo na lang po or ipamigay or itinda mo ng mura. Kapag alam mo pong malapit ka na magsara, ibagsak presyo mo na siya guys. Talagang sa ganito po, wala kang tubo. Ito po ay sagot lamang sa ating mga tindera kung papaano natin maipapalusot yung gulay natin. Balik puhunan lang to guys. At kung minsan po ay palugi pa. Pero ibig sabihin guys, diba sa tininda mo naman na gulay, tumubo ka na dun. Tapos yung natira, hindi naubos, gaganituhin mo. So, yung mabalik man lang po ang puhunan sa atin is maayos na yun, diba? Ito po talaga ay kapag hindi mo naubos, kapag hindi mo po naubos sa hapon, ay parang hindi na po siya advisable na itinda kinabukasan. Kaya nga po, gaya ng sinasabi ko sa inyo, ito po ay dapat na maibenta mo within these days. Ngayon mo ginawa, hanggang ngayon mo rin lang siya pwedeng ibenta. Kapag hindi mo na po ito napaubos, hindi mo na po ito pwedeng ibenta tomorrow kasi mabubulok na po yung ibang mga gulay. Or kahit ilagay mo po siya sa tray na ganito, sa tray na ganito sa gabi, is kaiba na rin po talaga yung gulay niya at madadala si customer na bumili ulit sa iyo ng ganito. So, ang gagawin mo po dito, may papayo ko lang po sa iyo ay konti-konti lang ang gawin mong ganito, ang pagayat. Kasi po, once na nagayat mo na siya ng ganito, kailangan talaga isupot mo na siya agad para maganda siya tignan. Pero kapag ka pinabayaan mo lang po siya na nakaganyan,
pangit na po ito isupot, madali po mag-dry, pangit na ang kulay, hindi na siya green na green, yung kalabasan niya, hindi na dilaw na dilaw, hindi na maakit si customer. So, dapat po, pag ginayat mo siya ng ganito, isupot mo siya agad. So, ano ang technique? Kasi, sabi mo, hindi na uubos. So, kunti lang po yung gayatin mo. Kunti-kunti lang yung paggayat mo. Tansya mo lang na makagawa ka po ng kung ilan lang yung kailangan mong ma-display na ganito. Tansya mo naman po araw-araw kung ilan ang napapaubos mo. Yun lang po yung gayatin at gawin mo. Kasi po ang gulay, kapag hindi naman nagayat-gayat, pwede mo pa siyang i-repack ulit kinabukasan. Pero once na ginayat-gayat mo na po siya ng ganito, hindi na po pwede yun na i-repack tomorrow. Kaya yun ang advice ko sa iyo, J-Mix Music. Konti-konti lang ang gayat ng gulay. And then madaling araw pa lang, kung maaari pa lang, dapat naka-display ka na ng ganito, meron ka na kaagad ganito para mabili agad sa buong maghapon. Sayang yung mga customer na lulusot na dapat na bumili sa iyo ng ganito. Lilipat sa iba't maghanap ng ganito. Kaya kailangan maga pa may ganito ka na para mapaubos mo po lahat yung mga repack mo. Konti-konti lang yung gayat. At konti-konti lang rin po yung supot. Halimbawa, 10-10 lang po. Yun lang yung 10 na tensyahin mong gagayatin ng ganito. Huwag mo po lahat gagayatin. Dahil once na hindi mo pa naman sana nagayat yung ganito, bukas pwede mo pa yung repack. Pero once po na nagayat mo na, hindi na pwede bukas. Itatapon mo na po yun. So, yun yung advice ko. Konti-konti lang yung gayat. Konti-konti lang yung balot. Kapag ginayat mo na na ganito, ay balutin mo na agad para kaiga-igay siyang tignan, guys. Yung dilaw, madilaw na madilaw tignan. Yung green, mag-green na mag-green tignan. And then yung talong po, kapag ginayat mo na, agad-agad, sama mo na agad dito sa loob ng repack. Kasi once na nakabukas lang po yan na ganyan dyan, iitim po yan, tapos kapag sinupot mo, hindi na siya kaiga-igay ang tignan ni customer. Maitim na yung talong. Kaya pati pagayat po ng talong, otay-otay lang talaga. Yung alam mo lang na maisusupot mo agad, yun lang yung gagayatin mo. Ganun po yun, J-Mix Music. Ang tamang sagot at ginagawa ko sa pakbit ko. So, naiintindihan mo po. Ano, sa umagang-umaga po, magayat ka na po agad ng gaganituhin mo yung mga tira mong gulay kahapon hindi nabili. Diba? Yun yung nire-repack natin mga tindera. Gayatin mo na po agad. At tansyada lang po yung pagayat, yung kaya mo lang isupot at kaya mo lang ibenta. Huwag ka pong maglalabis ng ginayat kasi pangit na. At agad-agad isupot mo po para maganda tingnan ng customer. And then, tusok-tusukan mo yan ng kutsilyo. Yan. 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 Ganyan po. Wait lang po, may nabili. Pa-okso po. Bale, 15 plus 20, 35. Sir, may lima ka dyan? Bigyan ko po kayo 20. So, ayan guys, tamang topic natin ay about pakbet. May bumili po agad ng pakbet. Ano? So, ganun lang po ang gagawin mo, J-Mix Music. Konti-konti lang po ang gaya, tansyado lang yung kung kaya mo lang isupot agad at ibenta, yun lang po yung gagayatin mo. Kasi ang gulay po, kapag hindi naman po nagaya, tomorrow, pwede pa pong i-repack yun. Samantalang kung ginayat mo na lahat ng ganito, guys, kailangan may benta mo na agad, may supot mo na agad yun at may benta mo na agad yun. Hindi na po yan pwede tomorrow, kahit ano pa po gawin mo. So, ayun po, sana po nasagot ko yung tanong nyo, ano about pakbet? Ito, yung sinasabi niya po na, wait lang, magsasalamin muna sa super tinderang nanay. Ayun, yung sinasabi niya po na hirap daw po sila na makaubos ng pakbet sa buong maghapon kasi daw po ikonti pa yung suki nila. Kasi 2 weeks pa lang daw silang nag-start ng gulayan business nila, si J-Mix Music, yun po yung comment niya sa akin. So, pang pakbet, pang chop suey, ay naghanap po siya ng remedyo para kung ano daw pong gagawin niya kasi hindi nga daw po nauubos yung pangpakbit niya at pang chop suey mix niya, hindi daw po nabuubos sa buong maghapon dahil bago pa lang sila at kunti pa lang ang suki nila. So ano daw po yung dapat nilang gawin, iyon na po ang sagot nga po ni super tinderang nanay. In short, ito na po, in short pero mahaba, J-Mix Music, ang ginawan ko po lang muna ngayon ng video is about pakbit kasi po is nag-aapura talaga ako makagawa ng ganito ngayong maga. So yun nga, diba ang sabi ko sa'yo, at mamaya po ay mag-chop suey mix pa ako. So iibang video ko na lang po yung chop suey mix. Sampo po sa sitaw.
So, ayun po, ang sabi, gaya nga po nang sabi ko, pasensya na po, may nabili, ano, asawa ko na lang po magbibenta. Ayan, kagaya nga po nang sabi ko sa inyo na dapat po umagang-maga, madaling araw pa lang is gumagawa na kayo ng ganito. Yung start ng bukas nyo guys, dapat may display na agad na backbeat mix. Tapos kaakit-akit siya guys, dapat madilaw yung kalabasa mo. Ang gagamitin mo pong kalabasa, eto, ang sasabihin mo po is suprema. Hindi po dapat, ano ba yung tawag dun sa isa na yun? Nalimutan ko na. Dapat po suprema basta. Ang bibili mo pong kalabasa ay suprema kasi po madilaw na madilaw yon, maaakit si customer talaga dun sa pakbet. Maaakit po si customer sa pakbet mo. So maga-maga dapat naka-display na yon guys. And then alalay lang po sa pagaya. Kung ilan lang yung gagawin mong pakbet, alalay po sa pagayat. At agad-agad po pagka nagayat mo na yung talong po ang pinakahuli mong gagayatin sa lahat, ay ipasok mo na siya agad sa plastic dahil iitim po talaga yung talong kapag pinabaya mo dito. So, pagtingin po ni customer ay hindi sila maaakit. Diba? So, gawin nating kaakit-akit ang ating takbit para mabilis matinda, mabinta. And then, yun nga po gaya ang sabi ko. Wala pa, sir. Opo, opo. Bubutas-butasan mo guys para hindi malabo yung cellophane. And then kapag talagang malabo na yung cellophane mo guys, sa bandang hapon malabo na yan. And then yung mga kalabasa mo dito basa-basa na yan, basa-basa, nagalatata na yan. So tanggalin mo ulit yan guys sa plastic. And then medyo buksan-buksan mo konti para ma-expose konti. Then pagka ano ay palit, ibalik mo ulit sa plastic guys. And then palitan mo na po siya ng kalabasa. Pag na po ulit yung kalabasang basa-basa o latata yung ilalagay mo dyan, magayat ka po ng bago, yun uli ang ipalit mo. Para maigaya ulit tingnan ni customer, sariwa tingnan. Kasi huwag ka na pong manginayang dun sa itatapon mong apat na pirasong ganito para mabili naman yung isang buong mo. Nanginayang ka nga pong itapon yung latata mong ganito, hindi naman mabili. E di itapon mo na lang po yung apat na kalabasa para mabili lahat yung isang buong. Naiintindihan niyo po ba? So yun lang po ang hanggang dito na lang po ang aking video, ang video kong ito about takbit guys, kung paano mag-dispose, magbenta na mabilis ng takbit. Maraming salamat sa iyo J-Mix Music at sa inyo po sa lahat na nanood ng aking video. Maraming salamat po. Sana po huwag kayong manawang manood ng mga video ni Super Tinderang Nanay. Sa mga bago pa lang po sa channel ko, please po pakisubscribe naman po ako and then pakiclick ng bell button para maging updated po kayo sa lahat ng mga tips ko about gulayan, Super Nanay tips, cooking tips. Yun lamang po. Maraming salamat po at sana po lahat po tayo ay malusog at masaya kasama ng ating pamilya.